welcome to my lab. So, hi mga Jime! Welcome to my life! So, ayun, for today's video, Tara, energy, nagka-peng. Ngayon, may ito na yung update sa ating bahay. Nakikita mo ba yun, mga Jime? May pader na yung harapan natin. And, ayan, ito ang linis na kasi wala ng materyales. Makita mo dyan, ang linis! Ayun, kung mapapansin nyo, sobrang linis na kasi wala na tayong materyales, mga Jime. So, ayan, ito, ganun pa rin buhos na yung dito. So, tatanong, ay, sa taas kasi nagtukod na sila. Ah, so ayan, ito na pala yung nangyari sa ating pagbaba ng hagdan. Hindi na siya mirror. So, maraming salamat sa lahat ng mga comments nyo. And sabi daw kasi talaga nila, mas maganda kung ano lang to. Glass lang ng hindi mirror. So, ayan, ito yung itsura niya. Ayan, ano yung sasabi na huwag na daw mirror kasi daw hindi daw po pwede yun. So, ayan, hey, ayan pa. Welcome to our home! Sa yung itsura sa taas, may mga abang na kasi maging slab. Ay, ano tawag din kayo? Maging slab na tayo kasi para matakpan na siya, para may bubong na din dito. So, ayan, ang dami, I'm so excited kasi ang dami namin ganap for ano, for May. Ang dami namin ganap for May. So, I'm so excited. And, eto na yung eksena. Ayan, meron lang mga ganito. Ang tawag dito kayo, Chang? Forma na yan. Forma. Ayan, forma. So, eto na yung forma. May forma na para magbubuhos na lang. And then, ayan, wala pa tayong ano, biga. Kasi, wala pa tayong bakal, mga mami. So, aasikasuhin namin yan tomorrow. Lahat. Kaso nga lang, magbe-break na sila, Kuya Chow. Hindi talaga biro mag-ano, no? Oo, hindi biro magpagawa. Grabe. Hindi na nga ako nagigising sa hindi biro. Diba? Diyos ko, dahil parang matutulog na lang ako ng tatlong araw. Hindi, ang uwi ng tulog ko kahapon. No, sobra. Alam mo ba, yun yung pinakamahabang tulog ko na akala ko talaga wala ng gisingan. Diyos ko, dahil ang haba. So, ayan, ang ano din dito is lahat ng posta ay nabuhusan na, ano, Kuya Chow? Ayan, may dalawa pa tayong posta yung hindi nabubuhusan, pero pak, lahat yung buhos na mami. So, madali na lang talaga yan. Kuya Chow, ano ba yung pwedeng gawin natin sa breaker? Kasi daw dapat nakasago. Nandito sa breaker. Ay, bunakita. Yung breaker? Oo, nandito sa baba. Yung breaker yan. Mm-mm, dapat doon nakatago yun. Nakatago yun sa pinto. Nakapix yun sa... Amin, ano nung breaker namin? Kasi ang ano ko, kapag nagkaroon ng in emergency, kailangan ang breaker madaling mahanap. Oo, nasa pintikod ng pinto. Kailangan madali mo yung maibaba. Kung gusto nyo na hindi nakakita yung breaker, pwede naman po yung takpan ng ano ng painting or anything na... Kailan nyo makapapansin sa pintikod ng pinto yun. Yun kasi ang controversial ngayon, yung breaker. Ah, yung breaker. Kasi sabi daw nila, bakit daw masyadong labas yung breaker? Kasi once na may magnanakaw daw, yun daw yung unang ano. Oo, yung mag-alala sa breaker na yan. Wait, pero maraming salamat sa mga nagko-comment. Oo, grabe. May mga, ang dami nating Junior Arky na nanonood sa atin. Ay, grabe, maraming salamat. Mm-hmm. So, ayun lang. Kasi importante din talaga yung concern niya. Kasi minsan yung utak ko, paiba-iba, kahit sila Kuya Champion, nahihilo. Kasi minsan gusto ko itong ipatibag, tapos gawing hagdan yung doon. Eh sabi ng mga tao, pag nandun doon kasi yung hagdan, medyo hindi daw ano tignan. Lalo na liliit yung CR, liliit yung kwarto, lahat daw kasi madadama yun. Kaya mas maganda may hallway na lang daw talaga. Ang pangit pag pangyataan ng diretso. Oo. Pangit tingnan sa isang bahay. So, paano na lang ang magiging trena ng anak ko yan? Dito, yung hagdan niya. Ani, papagano. Sa magiging hallway ito, madam. Ay, nung... May painting ka dito, oh. Tapos may incenso. Di ba? Hindi, so ayun, dyan yung mangyayari yung hagdanan natin. So, ayun na, wala naman na tayong problema sa mga babaguhin. Wala na po, hindi na po ako magpapabago. Kasi nahihilo sila, tawa ko lang tawa sa comment nila. Ayun, mas nakakahilo pa yung bahay mo kasi sa problema ko. Kasi ang dami ko pinapapago, like yung mga pintuan. Pero final na po, yun na po yung mga magiging design. At kung meron man pong babaguhin, hindi na namin ipapaalam. Para yes. Hindi na po kayong mga problema. Yes. So ayun, yun lang po yung ano natin, update for today's video. Pero... sa baba, tingnan natin yung, hindi ako nakabili ng lababo sa Quezon.
sinagpapabanga ako sa Ayala dahil na medyo ano tayo noon, tulik tayo. Ano natawa ako? Nat na ano, nag-comment ako. Tapos nag-comment ang mama mo. Aye, alam ka. Kaya nga. Nireplyan ko. Nita nagpababa mo Ayala, naghahanap ng apang. Nakakaloka yung comment ni mama kasi dun pa talaga sa picture na yun para ako naging missing. Diba ba na yung hinahanap ng pamilya? So, ayun, yun lang yung update natin. And yung hollow blocks natin, mami, nagigigalo na rin, ha? Yes! But of Ivan, magpa-birthday na ako, pwede mo tong irigalo. Pero actually, hindi ka na pala kailangan ng hollow blocks, madam. Hello, magpa-birthday na ako, madam. Ano na kailangan? Hindi, pag-usapan kasi namin nila, Janelle, si ko, pag nag-birthday ako, huwag mo na akong regaloan ng mga kung ano-ano, ha? Ano sabi na ko, buhangin na lang, gawin na lang. In your way, night command. Yes, madam. Actually, ang kailangan ko na lang di para alam mo, birthday ko pala sa April 19. Sa mga hindi po nakakalam, lahat po invited. Yeah. Bring your own sack of semen. Hindi alam. Walang inumang magaganap. Maghahalo po kayo sa birthday ko. Magkatabaho kayo. Mayroon din pong graba. So, ayan, pinagmimitingan po namin si Mr. Breaker. Kasi ayun, isa sa mga controversy. Kasi ang sabi nila, ang breaker daw dapat nasa likod ng cabinet ng mga sa kusina. Pwede naman yun. Actually, yun na yun. Pero hindi rin naman mali na napalit yung makito. Kasi ganito. Kanyari, aalit kayo ng family mo. Bago pa naman, para hindi mo makalimutan, napalit kayo ng pito. Para ipatayin mo. Kasi wala namang taong may iwan. Kung nakapatay, dapat lahat. Ito yung ano. At saka ang maganda rin dyan, may ganyan kami. Kasi dati wala kaming ganyan. Wire lang nakakunik sa poste. Jumper. Karapit bahay pala nakakunik. Hindi. Pero yung dati, nung nawala kami ng kuryente, nakakabit lang kami sa kapit bahay. Pero nag-share kami. Hindi kami yung jumper na walang hayaan sa buhay. Yung wala nang iintindihin monthly. Pero di ba, ang importante may ganyan tayo. Tsaka pwede natin yan lagyan ng painting. Yung nakakanya lang. At saka naka-vlog naman, so alam nila kung saan talaga nakalagay yung breaker. Para hindi na mahirapan. Oo. So ayan, yan yung breaker nut. Tsaka ano naman, may gate naman kami. Oy, Ani. Apat yung gate namin dito. Oo, bago kayo makapasok, kayo walang magnanakaw na papasok talaga dito. Okay, guys, at saka ngayon ko na-appreciate, parang aluwag ng bahay. Diba? Maluwag din siya for us. Saka ang ganda nung ano nyo, nung bar counter yes, nyo. Meron na kayong ganito. Yes, may fully furnished na. May pa ganito na. Wala, para fully furnished na yung bar area natin. So ayan, ito yung plano. Ah, paganto. So ayan, ito yung ano natin sa ating bar area. So, may ano pa yan dito eh. Andito yung mga bako nakahang. Oo. Nakapadan niya yun dito, oh. Naanyan niya yung bako. Ah, okay. At dito yung, meron dito yung tool, may ano, may upuan. Tapos dito yung bartender. Kailangan yes. May bartender talaga kayo na mag-aano. At saka kasi, kaya may bar counter kami. Kasi ang dami nagsasabi, bakit pa daw ako nagganto? Dapat pinaluwag ko na lang daw yung salaw namin. Kaso egay po kami ni Mama, 2 joints po kami. Mga pakay gusto namin, nagnonomo kami lagi. Charot lang. Saka parang yun yung kumakain. Oo. Para mag-isilbi na lang kami ni Biden. Okay. So sabi nila kay Chape, magsisilbing divider na din daw kasi to. Para, kasi ang pangit naman sumat, tapos nakikita, tapos paano pag hindi kayo yung ano, di ba? Para kasi ano ng cut na same time divider, kasi yun tayo magiging dining area. At saka actually, hindi siya nagpasikip ng bahay, no? Mm-hmm. Kasi ganun din naman, kung walang laman yan, di ba? Parang kung wala yan, ganun pa rin naman, di ba? Nilagyan lang namin ng konting ka-artian at pagka-social climber yung bahay namin. Nakakalam mo may pambili ng wine. For sure, yung mga nakasabi dyan, Cuatro Cantos na gin, mga MPRH, na hindi pa bayad yung deposito, di ba? So ayun, yun lang. Gusto ko lang namin magka-bar counter Emek lot dyan. Kasi may mga drink talaga tayo sa bahay, di ba? At saka guys, kung i-compare po natin to sa bahay namin before, mas malaki to, Dai. Tsaka mas madaming ganap yung bahay na to. Kaysa dun sa, hindi ko lang makinukompare ha. Yung parang,
kinumpare ko lang siya. pero hindi ko siya kinukumpare. Pero pinukumpara ko lang yung dati kong body. pero ayun, yun nga, di ba? Parang, kung ano man kinabasan ng bahay na to, I'm so happy. Kasi ang pinaka-importante dito is yung lupa at pinagtatayuan ng bahay nyo na sa inyo na hindi kayo mapapakalis. Mm-hmm. Diba? Kasi kahit anong ganyan, yung bahay nga sa Kaingin, diba? Yung tawag namin doon, malaking bahay. Kasi sila yung pinakamagandang bahay. Wala pare-parehas kaming titipagin. Diba? So, ang importante dito is hindi kami mapapaalis, ba? Diba? At saka ito yung magiging ating kusina. Kaya siyang ba't parang ang baba? Parang ang baba. Hindi, wala pa kasi buhos, kaya ano, mababas na sabi ko. Mga gasan kaya ito, kaya siyang pangyay. Kaya buhit na yan, no? Ito! Ah, oo. Ah. So, ayan, magkakabuhos pa kasi. So, ayan, Joanne. So, hindi ko, saan yung lababo natin, Kuya Chang? Yung box. Ah, ito. Ah, okay. So, ayun nga yung sinasabi ng mga Zay natin na mas maganda kung dito yung lababo. Tapos dito yung lutuan. So, ayun yung mangyayari. Dito yung lutuan, dito yung lababo. Kasi ang importante daw, katabi ng rep ang lababo. So, ito yung ano yan? Oo, Kuya Chuck. Dito pala yung rep. Okay lang. Kakabit ako ng breaker. Sige po. So, dito yung rep natin. Kasi, itatanggalin natin yan. Opo. Opo, oo. Oo, sige. Para dito na talaga. Kasi pag nasa ER na inutang ka, kailangan mo nalang mag-ano. Oo, tsaka pag kulang yung nilabas mo, ay kulang, wait lang, usap pa, diba? Maganda rin nandito yung rep. So, pinoblema ko din talaga yung rep lately. Sobrang pinoblema ko siya kasi hindi ko alam ipipwesto. Ang sabi ko nga, huwag na munang problemahin kasi hindi nga natin sure kung magkaka-ref tayo. Baka nga cooler lang tayo, di ba? At ang laki ng CR, madam. I love the CR. I love it. Alam mo, Kuya Chop, may naiisip ako dito sa CR kasi di ba, bakante naman to. Tapos? Pwede kaya siya magkaroon ng cabinet? Oo, pwede. Cabinet para sa CR, para dun yung stock ng mga soap. Kalo may stock na, kalo naliligo ko. Mga hang nakahang nakahang. Ah, okay. Nakakayo na pala. Nakahang. Pero yun, malaki kasi yung, ang gano'n yung ilim nito ko yan. Ano, pwede sa bigat. Bigat. Pwede ka na dito niya ako yung mag-ano ng cabinet. Oo, mag-cabinet ka. Tapos yun na lang alam niya yung mga towel. Ayaw na yung towel. Yung towel sa ilalim yun ng ano. Yung may toilet na lang. Okay lang, hindi naman namin ito papakinabangan masyado. Tatay lang naman kami dyan. Naman kami naliligo masyado. Ang dami nga nag-request, madam. Sabi daw nila, sayang daw yung space dito sa likod, Kuya Champion. Ano kaya pwede gawin dito? Alin? Dito. Pwede natin lagyan natin ng ano, yung pinaka-nagsaraduhan, pintuan, para magkaroon ka ng lagayan. Oo, para yung storage area. Kanyari yung mga maleta mo, yung mga ano. Ang minabasa nga ako, maganda daw dito is pantry area. Oh. Sabi ko, paano siya magiging pantry, madam? Hindi, alam mo, yung natandaan mo yung ay dyan, ikaw? Parang gano'n eh. Dito eh, sa likod ng hanggan? Nakagdan yun, di ba? Nakagdan yun. Saan yung pintuan nun? Parang dito lang. Dito. Sliding. Ah, okay. Hindi pwede galing sa CR yung pinto. Yung parang... Gagayin yun. Yung pinto sa CR, pawit lang kukuha lang kung paano. So, ayan, pwedeng gawing pantry. Oh, at the same time, di ba, ganyan. Oh, andito yung TV. Gano'n ba kalaking TV ang ano mo? Yun di pukpuk sa likod. Pwede mo may adjust dito yung TV. Pwede natin saraduhan ito. Open natin ito. Saraduhan natin ito. Pagkaroon ka ng ano, ng lagay na gamit mo sa loob. Saka yung konting pantry lang. Kasi, ano, masyadong mag-tap. Kasi baka mamaya ma-temin lang. Marami namang binihan dito. Oo. Pwedeng tirahan na lang din yan ni Elizabeth, no? Parang dyan na lang siya, upo-upo na lang siya sa likod, di ba? Parang... Hindi yung Elizabeth. Basta nakikita ko kasi siya dito sa palagay pag-alagala, 3 a.m. So pwedeng ito yung tambayan niya, di ba? Ano ba? Kahit huwag na, no? Pero gusto kasi ni... Gusto talaga ng mga design natin na ma... Ma-maximize yung space. So, yon. Pwede naman, no? Nagawa niyo ng parang nito yung lamp yun. Yes. Pwede siyang guest area, no? Oh, patayo lang yung kama. Patayo. Guest room.
Hindi, so iisipan natin yan ng bonggang-bongga. So, ayun, pero yun lang yung update natin at meron na kami dito. Fully furnished na talaga siya. So, dito yung mga design talaga. So, ayan, malapit na dito tayo mag-finishing. Mga kailan kaya tayo mag-finishing, Kuya Chapin, pag may materyales. Kung may materyales. So, mga kibig ka dyan, bububungan natin yan. Huwag na natin sila ba, tumalaki na yung budget. Bubungan natin yan ito para mas mababa ang budget mo. Huwag mo na mag-slab pag may budget ka na malaki. Eh, paano yung finishing? Hindi, pag may bubunan, finishing na to. Kasi kailangan natin mabubunan yan. Kasi pag may finishing na to, sayang lang yung mga bibili mong finishing na mo. Hindi na tayo mag-third floor. Hindi, halimbawa lang mo. Ah, may abang lang? May abang siya, pero kung gusto mo talaga matapos to, bubunan natin to. Ang ano ka? At least may pera ka na. Mangyari, ang ano ka tinitan niya? Mubungan muna yung second floor. Temporary lang yun. Para magawa itong ano. O, imag muna kasi yun. Ang budget ng inang club na third second floor is 75. Yung dito? Oo, parang ganito rin. Parang ganito rin. Pero ang siguro ano mo, ang 75 mo, bubong na lang lahat. Finish na natin talaga. Unlike nung mag-aano ka muna na mamuhungan to, ito magagawa na. Magagawa na yan. Kasi sa pangit kayang naman ng mga materialis mo ng pintura, kung may uulan. Ang ano lang naman mo yan, mapiningin, kahit finishing may, lang. Para mapiningin. Oh, kasi gusto ko na talaga makalipat sila mama. Sayang kasi hindi nakaka-pretty yung kama nila doon, di ba? Sayang ninyo nga yan. Oo. Pero Kuya Champ, kung sakasakaling magbubong ako, paano pag magka-third floor, masasayang yung bubong? Hindi, masasayang. Kasi aangat na rin natin sa taas yun eh. Mm-hmm. Sige, go. Hinakit pa rin ang budget sa slab. Oo, kaya ganun dito. Hindi mo, wala ka bang listada dito? Ang halaga, nagkakalaga natin ng 700 na to eh. Lahat-lahat eh. Ayaman! Pwede pakibalik sa akin. May green ako. Hindi mo lang nakakwenta yun eh. Kasi sa akin kasi nagkikwento ko yun dahil kasi ako gumagawa ng mga materialis. Guys, ang mahal pala ng slab. Yung slab, ito o yung parang ipo-cover up mo. Hindi ko nabili yan. Yung taas, 75. Wala pa pa yung ano mo. Wala pa yung steel deck na yan. Kung nabili mo pa yung steel deck yan, di abot ng 1 million. Grabe. Maraming salamat, Sir Paul Castillo. Pero ayun, siguro... Pag-inipan mo muna. So, ano yung ano kasi yung... hindi tayo mag-uumpisa ng finishing hanggang hindi na yung slab yun. Pag sa bubong, magkano kaya ang mga budget pag magbubong tayo? Wala ka na bubong. Nasa 20K lang meron ang bubong eh. Yung maganda naman. Yung rumus pa na dati, katumakala yan. Kasi actually, yun sa plano talaga, bubong. Bubong talaga, nakaganan siya. Oo, maganda din yung design ng bubong eh. Architect. Pero ano yun, Kuya? Yung gagamitin ano, yung mga metal na. Oo, metal na, yung parlina na. Kasi yung pagkakawin? Kasi pagkakawin kasi, about 6 years, magpapalit ka na naman. Pagkakawin nga, yung bahay pagkakawin, ano yun, ikakawin din yun. Kakawin din. Parang 2 years pa lang. Okay, meron naman, meron ng ano kanay. Oo, meron na talaga. Pero pagbakal na. Di ba Kuya Chuck, pag kunyari yero, pagbakal, pwedeng ano, pag umulan mainay? Hindi. Depende sa kabit yun, sa ano yun, pagkakabit ng ano. Kailangan ba ano yun? Kailangan fix yun sa ano. Talaga. Hindi kayo, maganda kayo yung gano'ng ano. Maganda yun, kasi hindi mo makikita yung bakal eh, kasi may kesame eh. Hindi kayo mabubutas ng tik-tik yun, gano'ng. Kasi nagdadalang tao na kasi talaga ako. Medyo natatakot ako. Hindi naman. Hindi, so ayun, baka magbubong na lang tayo so, kaya chap, no? Temporary lang yun, ha? Temporary lang yun, pero kung mayroon kang budget, go yung ka. Kunyari, after ng finishing na to, tapos may budget tayo, ipabubong na. Kasi mapapakinabangan naman yung bubong. Sa isa pa, pag may budget ka, alam mo, hindi naman natin sasagad lahat yun eh. Kalahati lang. Hindi ka pwede magsagad-sagad kasi wala naman sa titira dito, may tao na dito. Sana kalahati lang yung bubong. Tapos angat na naman, pagkatapos ng finishing na naman, kalahati ulit. Para hindi tayo At least, matapot itong ano mo, itong baba. Oo, ito. Yun naman ang ano eh. O, tsaka gusto ko na kasi talaga makalipat sila mama. Nakalipat na sila tatay dito. Kung may finishing na to, may pintuan na, may pintana na. Para sa inyo. Para sa inyo. So, ayun. Sige. Ang magiging plano na lang muna natin. Kasi ang nasa plano talaga ni Sir Docs,
bubong talaga na maganda. Ang gandang bubong. Magandang bubong. And gusto ko din talaga i-achieve yung magkaroon ng third floor. Pero, ma-achieve naman natin yan after ng finishing siguro. Kasi, mas importante talaga ma-finishing muna itong bahay para malipatan muna nila mama. Diba? Para, ano talaga, may matulugang maayos sa kwarto. Kasi, dahil hindi nakaka-fresh yung kama nila dun dahil. So, ayun. Ganun muna yung magiging ganda. Pero, ang importante, diba? So, ayun kaya, champ. Sige, push natin yun. So, ang pipilihin natin, ano na lang? Bakal, tapos bubong. Ang kakabubong. Ayun, tsaka ang ganda kaya pag nagkabubong na kayo. So, ayun na maganda. Yun na yung update natin. And I'm willing to hear your comments, your concerns sa comment section natin. So, maraming salamat. And thank you so much, Junelle, sa pag-hawak ng camera natin. Manood na kayo ng mga video ni Junelle kasi parang nagagalit na siya sa akin. Gagalit kita ba sa akin? Charot lang. So, ayun, maraming salamat sa inyong lahat. I love you all so much. Kita-kits tayo sa another day para makita talaga natin kung ano yung pinaka-plano talaga natin. I love you all.